Naharap sa reklamong alarm and scandal at suspendido na rin ang lisensya ng dating pulis na nag-viral dahil sa away kalsada. Ang hepe ng PNP, pinaimbisigahan kung nagkaroon ng special treatment sa dating pulis. Saksi si Jun Veneracion. Dahil tumanging magsampan ng kaso ang siklista na sinaktan at kinasahan ng baril ng dating pulis na si Wilfredo Gonzalez, mga pulis Quezon City ang tumayong komplainan sa reklamong alarm and scandal laban sa kanya. Ang pagbunot sa publiko ng baril na yon, pagkasa sa harap ng isang tao na nakikita ng maraming tao na nasa Quezon Avenue, ay alarm and scandal. Sinuspende naman ng Land Transportation Office ang driver's license ni Gonzalez at ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, maaaring maging permanente ang pagbawi ng kanyang lisensya, depende sa kalalabasan ng investigasyon. Nauna na rin binawi ng PNP ang kanyang lisensya ng baril. Lumabas sa record ng Philippine National Police na panunutok ng baril din pala ang naging mitsa, kaya tuluyang na-dismiss sa serbisyo si Wilfredo Gonzalez noong June 2018. Tinirbahan rin dating PNP Chief Oscar Albayalde ang dismissal order ni Gonzalez dahil sa grave misconduct. Isa si Attorney Raymond Fortun na naglabas sa social media ng video ng pangyayari. Umaasa siyang magbabago ang isip ng siklista at magpasya itong magsampa ng kaso. I am still hopeful that in the next coming days that there will be other people who will come out, you know, from government saying that they want to support itong siklista na ito. Sinabi naman ni Police Brigadier General Nicolas Torre III na hindi umano pinwersa at hinaras ng siklista ng dali nito sa QCPD Station 11, makaraan ng insidente. Taliwas raw sa sinabi ni Attorney Fortun. Nanindigan siyang iba ang nakita niya sa CCTV footage sa loob ng istasyon. Nagkamayan sila, inakbayan ni siklista, si Mr. Gonzalez. And I would like to believe na naghiwalay sila ng walang samaan ng loob. Subuko si Gonzalez sa QCPD noong Linggo at saka siya inharap sa media. Ang hindi nagustuhan ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ay ang tila special treatment dito. Pinapaimbestigahan niya na ito sa Directorate for Investigation and Detective Management. Kung ang kapulisan ay mismo makikita na sila ang nagbibigay ng insinuations that we are protecting this kind of actions, eh medyo hindi maganda and we will not tolerate it. Ang special treatment ina-allude sa akin eh. The guy is a retired policeman or dismissed policeman. NCO, way below my salary grade. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Makaigaan, samahan niyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.